ang mabuting balita para sa araw na ito. Magandang-magandang araw ng Biyernes, mga ginigiliw kong kapanalig. Si Sister Lines ito ng Daughters of St. Paul. Pasalamatan natin ang Diyos sa biyaya ng buhay at kalakasan. Panibagong pagkakataon ito upang mapagningas natin ang ilaw ng ating lampara sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Ito ang tema ng mabuting balitang maririnig natin mula kay San Mateo, Kabanata 25, Talata 1 hanggang 13. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tinutukoy ng kwentong ito ang mangyayari sa kaharian ng langit. 10 abay na dalaga ang lumabas na may dalang lampara para sumalubong sa nobyo. Hangal ang 5 sa kanila, at matalino naman ang 5 pa. Dinala ng mga hangal na abay ang kanilang mga lampara nang walang reserbang langis. Ngunit dinala naman ng matatalino ang kanilang mga lampara na may reserbang langis. Natagalan ang nobyo, kaya inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na, may tumawag, 'Dumarating na ang nobyo! Lumabas kayo at salubungin siya!' Nagising silang lahat noon at inihanda ang kanilang lampara. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, 'Bigyan naman niyo kami ng inyong langis, dahil mahina na ang ningas ng aming lampara.' Sumagot ang mga matatalino, 'Baka kulangin ang langis para sa amin at para sa inyo. Mabuti pang pumunta kayo sa mga nagtitinda at bumili para sa inyo.' Nakaalis na sila para bumili nang dumating ang nobyo. Ang mga handa na ay sumama sa nobyo sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos ay saka dumating ang iba pang mga dalaga at tumawag, 'Panginoon! Panginoon! Pagbuksan kami! Panginoon!' Ngunit sumagot siya, 'Talagang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo kilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras.'" Magandang araw mga kapatid. Ako po si Sister Didi Alarcon ng Daughters of St. Paul. Tunay na walang nakakaalam sa ating kung kailan tayo haharap sa Panginoon. Kaya nga hindi tayo dapat manghinawa sa pagsunod sa Kanyang kalooban upang maging handa tayong kumarap sa Kanya sa lahat ng oras. May mga taong katulad ng 5 matatalinong abay. Dahil naging bahagi na ng kanilang buhay ang pagtupad sa kalooban ng Diyos, hindi sila nagsasawa sa pagtulong at pagdamay sa nangangailangan sa abot ng kanilang makakaya. Nakasisiya sa kanilang kalooban ang kanilang ginagawa. Kaya't dumadaan ang panahon nang hindi nila namamalayang marami na pala silang naipong langis upang patuloy na maging liwanag ang kanilang buhay para sa kapwa. May mga tao rin naman na nagsisikap magpakabuti, pero minsay pinaghihinaan ang loob o sumusuko kapag nakararanas ng mga pagsubok sa kanilang buhay. Tinatalo sila ng kawalan ng pag-asa sa harap ng mga kabiguan. Sa kalaunan, napapalayo sila sa Diyos hanggang masayang ang panahon at wala ng pagkakataon upang sila'y magbago at magbalik loob sa Panginoon. Mga kapanalig, sa ating pang-araw-araw na buhay, paano ba natin inihahanda ang sarili sa ating pakikipagharap sa Panginoon? Manalangin tayo. Panginoon, itulot mo pong huwag kong sayangin ang panahon at bawat pagkakataon upang makagawa ng mabuti sa iyong ngalan, nang maging laging handa akong humarap sa iyo sa katapusan. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon, maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan.
Muli, maraming maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang sa hanay ng ating mga prioridad at pinagkakabalahan. Unahin natin lagi ang Diyos nang mapuspos tayo ng Kanyang banal na Espiritu na isa buhay ang turo ng Ebanghelyo. Inyong napakinggan ang mabuting balita para sa araw na ito. Hatid sa inyo ng Pauline's Radio. Where is humanity heading? Toward what goal is it aiming? Humanity is like a great river flowing into eternity. Will it be saved? Will it be lost forever? Be a modern apostle and lead others towards heaven. The Daughters of St. Paul are missionary sisters serving the church through the media of social communications. For more information, write or call the Vocation Directress, Daughters of St. Paul, 2650 FB Harrison Street, 1300 Pasay City, with contact numbers 02551-7363 or 02831-1723 or text 0916-3676-605 with email address at vocfsp@paulines.ph. So the world may be one. We are the church and we are young. That's why within we know it can be done.